type ah. Also, paano mo i-describe yung pakikipaghalikan sa lalaki? Yung time here, yung before gawin yun, kinabahan ako. Pero habang ginagawa na eksena, kasi parang si Barb sa kanya, masarap pa naman kasi. Sino mas masarap? Si Kiko o si ano, si Hiro? Hindi, yun nga. Kasi si Barb hindi nga makapagpapili. Hindi talaga makakapili dun sa dalawa. Pag napanood niyo yung movie, hindi, malalaman niyo yung sinasabi. Hindi si Barb. So ikaw, nung finish mo na yung dalawa? Sino? Eh, siyempre, hindi ko na alam yung feeling na as ako yun. Ako si Barb soon, and yung time na yun, sobrang bigay todo ko sa kanilang dalawa. Galing-galing ni Marcy. Mahabang kumbinsihan ko yun. Ay, hindi. Pagkasabi sa'yo. Alam mo, ang maganda naman kasi, lahat ng actors, lahat nag-cooperate, walang ng dalawang isip. Kahit even sina Aki, tsaka si Akiko. Wala, game lang talaga. Game sa lahat. Sa love scenes, sa sex scenes. Medyo natural yata sila na ang dami rin palang halika. Pero go pa rin, di ba? Wala namang umarte. Mm-hmm. Ano bang hirap mo? Yung pag-iipit? Pag naka-girl ka? Drag. Iniipit lang naman pag ano. Parts. Iniipit lang tuwing yung mga naka-bathing suit. Mm-hmm. Yung sobrang hindi mo kayang umupo. Kailangan yung upo mo para parang nakahiga ka pa rin. Kasi pag umupo ka, gagano'n. Nag-make ka pa ba ng ano? Sino nagpa-plaster, Martin? May taga-plaster. Ay, hindi naman ho. Hindi, may taga-plaster pero syempre, kahit naman ang sigurong ngayon, sa laula nang masyado kayo mo pag-ano. Hindi, meron nga tao. Meron? Pero sabi, tutulungan siya. Tutulungan ako sa paglagay ng tape lang. Pero syempre, ako yung nakatakip na gano'n. Pero may ano ka, may padding ka sa puwet? Meron. Sa hips? Meron sa hips. So, bigat kung ano. Meron din minsan yung tinitapean yung gano'n. Dito. Para kung ginagawang ni Pao. Ginawa pa rin ng boobs doon. Meron part na prosthetics. Tapos meron part din na pag sa mga pageant na kita yung cleavage, yung titapan lang to, tapos lalagay ng dalawa. Hindi ko na makahinga. Lalagay, oh, ipit-ipit na yung dito, ipit na yung dito, ipit na yung dito. Lahat. So, ang dami mong ma-burn. Ano ka pa naman? Masakit. Gifted ka pa naman, di ba rin? Oo. At yung madali itape yun. Madali itape yun. Di ba? Parang ano ba? Medyo ano, effort. Pero masakit. Masakit ang masakit siya. Masakit siya. Paano masi-CR ka na? Ay, hindi pwede. Talagang folding in. So, mahirap. So, ngayon alam mo na kung paano panaghihirapan ni Paolo Ballesteros yung pagpapag-girl siya. Ako hindi bang mga baling. Oo, diba? Yung dusa. Kahit po yung ano, yung wig na buong araw lang nakaano sa ulo. Ay, mahigit no? Pag madaling araw, kasi nakaano siya, nakaklip. Kaya pala mo yung kiss kay Bato. So, pag ano na, madaling araw na, medyo parang masakit na sa ulo siya. Nanginit na parang nakaganon, nakabisat sa ulo. So, ilang wig ba yung sinuot mo? Marami. Iba yung wig ko pagkaharap ko si Aki. Iba yung wig ko. Ibang personality. Pero nakita mo, Marty, na yung mga standing nyo sa sinihan, may ganang ganda-ganda mo sa ano. Don Sumeta. Yun pa ang pegang. Lalakad nga ako, na-awkward. No, kasi pag nilisan sa mall, nadadahan. Sobrang ganda mo. No? Parang sabi nila yung pagka Don Sumeta. Don Sumeta. How do you feel na parang ganun ka? Palestine. Alam mo ba ganun ka haganda pag naka-girl? Doon mula tayo. Marami. No, ano, na-flatter naman kasi kung si Don Sumeta kasi ang ganda-ganda kaya ni Don Sumeta. So, nakaka-flatter. So feeling mo ang ganda-ganda ba rin na nakaka-girl? Naganda ka rin sa sarili mo? Oo. Parang may sumanib ba sa'yo? Tapos, Martin, pwede kang ikumpara siyempre doon sa unang lumana. Alam mo naman na nanalo ng award dito. Dito siya parang talaga nakilala, nanalo siya ng award. Alam mo, iku-compare ka sa naunang lumana. Alam ko naman. Saka alam ko naman po na siya po talaga yung Barb. Tapos ako yung kinuha ni na drag bilang kapalad. Pero pinanood mo ba yung... Napanood ko yung Die Beautiful. So, parang ginawa mo para ipahit mo? Kanya-kanya naman po kasing tawag doon, interpretation ng character. So, kung merong interpretation si Christian, iba rin yung sa akin. So, paano mo i-describe? So, paano mo i-describe? Kasi dito sa Born Beautiful, parang mas nakasentro yung storya sa buhay, sa struggles ni Barb. So, siguro mas maraming na-touch na layers, kumbaga, sa character yung Born Beautiful para kay Barb.
So, maraming bago, maraming bago. Hindi lang puro comic relief or... Mm-hmm. Pero sa tingin mo, hindi ka naman magpipil in comparison sa galing ng Christian. Siyempre, hindi natin maiwasan yung mga tao na i-compare. Pero, basta ako, ginawa ko naman po yung best ko. Nila yung masabi ko. And sana ma-enjoy nung tao yung interpretation ko kay Parks. Pero kita agad na, mas maganda ka sa kanya. Inamulat na to.